nagbabalik ang inyong pambansang katropa, Tropang Los! Okay, di ba sabi ng isang popular Christmas song, Give Love on Christmas Day. Oy. So ngayon, pag-usapan muna natin ang iba't ibang klaseng love. Ano ang love language nyo itong Pasko? Alex? Alam nyo, ang gusto kong ibigay ngayong Pasko na to ay, kasi ayoko masabing plastic gift talaga. giving, diba? Pero yung gift ko kasi, hindi siya yung tipo na mahal, maganda, pero yung gusto ko yung naisip na, uy, alam ko mahilig ka dyan, uy, alam ko magugustuhan mo yan. Yung meaningful, it's enough for me kasi feeling ko, naisip mo ko. Tama. Ano yan? Love language din yan by yes. Gift giving? Kaya gift din ang gusto kong gawin. Correct. Ikaw, Mateo. Mateo, love language this Christmas. Oh, this Christmas, brother, when especially kapag kasama yung pamilya, I'll make it a point na phones down, lahat kami, at talagang we'll really be in the moment pa to cherish that moment na magkasama tayo lahat and really look each other in the eyes and celebrate all together. You know, we'll share, we'll experience these moments that are... Yes. Make memories. Talaga. Yun yung prima. Be thankful. Natin. Yes, yeah. Yes, brother. Labuching, ikaw. Ako, love language. Babangka ako sa pamilya namin. Ako yung magpapaswimming, magpapakain, magbibigay ng regalo sa mga bata. Papa-outing. Yun yung love language ko sa kanila. Okay. Ikaw. Ako, kasi ano, parang same lang din kay Kuya Matt at kay Ate Labo kasi bilang isa sa mga miyembro ng SMP, sa kawawa mga malalamig ang Pasko. Kawawa naman. Malamig ba ang Pasko mo, bro? Single eh. Oh, pero ito, kawawa. Na-appreciate ko kasi ang quality time with someone this Christmas. Ha? Pwedeng friends. With someone? With someone. Oo. Friends, ito, pwedeng family. Friends, family. Oh, jowa, kung papalarin ni God, di ba, mas okay yan. Bro, yung age mo ngayon, sarap yung age yan. Talagang intense. Sarap na oh, sarap. Diba? Yung age yan, Billy, di ba? So, parang may naaalala so, ka ngayon, sa age ko. So ngayon, kasal ka na, Mateo, hindi ka na intense magmahal? Hindi, sobrang mas intense pa nga ngayon eh. Pero dati, intense sa marami ba? Oo. Oh. Ikaw. Pinado ka. Wow. So, giving love as a friend. Yan naman ang kwento na isi-share ni JD para sa kanyang Merry Mission dito sa 12 Days of Christmas. Ayan naman, Tropang Lord. Hit it. 1, 2, 3. On the 8th day of Christmas, my tropa came to me. JD. Akin kasi... Day, ang ginawa ko, isang friendly date. Friendly date? Friendly date. Nakasama ko rin isa siyang SMP rin. Uy! Sino kaya yung maswerte na yan? Eto, para maano nyo. Sinik ko yan. Sinik. Sinik ka. Hindi, ito para mas makuha nyo yung kwento. LOL BTR. Recently, sa Pera Usog, meron tayong category dyan na SMP. Ito yung samahang malalamig ang Pasko. Meron tayong isang player doon na ang pangalan niya, Angela Gagar. Jella! Hi! Hello, JD nga pala. Angela. Ganda mo. Ano eh, parang, bilis-bilis si JD. Grabe. Why not? Give it a try, Brad. Gustong-gusto ni Jella, JD, gusto mo ba? Subukan lang natin, baka may chance. Baka may spark. Ano bang gusto mo sa isang babae? Yung katulad niya. Tingnan mo, malalawak ka talaga, no? Pag walang boyfriend, kinikilig. Oye, JD, totoo to, brad, ha? Totoo talaga to, Jella. Nararamdaman ko talaga, nahuhulog din si Jella kay JD. Jella, anong gusto mo sabihin kay JD? Huwag mo akong paasahan. Pasko is all about giving. Pero sabi nga nila, di ba, ang ultimate gift is love. Uy, hindi ganyang love, ha? Pero di ba meron tayong 5 love languages? Pero for this Christmas, gusto natin ibigay kay Jella ay beauty, as in quality time. Kaya this 8th day of Christmas, isurprise natin si Jella ng isang friendly date. Surprise! Hello! Nasa
surprise po talaga ako. Hindi ko alam na ganito pala yung surprise sa date. Ang alam ko lang po talaga is for statement kung ano nang ganap ko pagkatapos ko nanalo sa pera usog. Pero sobrang na-shock po ako na may pa-surprise po pala na ganitong date. Namiss mo ba ako? Oo! More on ka ba talaga nung unang meet ko sa kanya? Sana nagustuhan niya yung surprise. Yun yung tumatakbo sa isip ko talaga. Ayan! Nanalo tayo! Ang galing mo, kuya! Maglipat naman tayo! Meron na kayong prize unicorn agad. Unicorn? Yes. Try natin dalawa. Ano pa ba? Baba muna na yan. Para sa'yo ito. JD po, sobrang gentleman po niya. Tsaka maalaga habang nasa date kayo. Inaalalayan ka talaga din. Very caring din siya. Game na game talaga siya. Kahit anong paggawa mo, gagawin niya. Basta safe lahat, basta maayos lahat, masaya lahat, gagawin niya. Parang bansot naman po yung aso. Kuya, masaya ka na. Bansot yung aso ko. Okay lang, sir. Okay, lalaki rin yan. Lalaki nga. Feeling ko po ito yung pinaka-memorable na nangyari sa buhay ko. Kasi sobrang saya ko po talaga ngayon. Uy, ang cute naman ng Christmas tree na yan. Picture tayo. Picture tayo. Dito tayo. Kuya, pwede kami magpa-picture, kuya? Sure. Dala. Pero alam mo, hindi pa dyan natatapos yung surprise mo. Meron pa tayong gagawin. Sasama ka ba? Oo naman. Tara, dito tayo. Yan, dito na tayo. Yan. Saan natin? Eto, magandang kainan to. Tsaka sobrang sarap dito. Alam mo, di ba si Gordon Ramsay, kilala mo? Yung chef nito, mas magaling pa kay Gordon Ramsay ang magtagluluto dito. Kaya kung ako sa'yo, mag-enjoy tayo dito, kakain tayo dito. Nakakapagod yung ginawa natin doon sa, ano no, carnival. Pero masaya. Oo. Eto, may iba tayo ah. Ikaw ba, anong dream date mo? Simple lang. Simple lang. Hindi naman kailangan yung... Kailangan pumunta sa mamahaling restaurant. Mm. Kahit nga sa ano lang, yung mga street food, okay na ako doon. Sobrang okay appreciate ko na yun. Sana pala doon na lang tayo nag-date. Pero dito... Nag-abala pa ako ng sobra-sobra. Fish pero mo lang pala. Pero naman to. Siyempre, na-appreciate ko. Na-appreciate ko naman. Pinilig na ako. Napubuti naman. Mata ko? Papatingin lang sa'yo. Ito naman. Kumakain na nga tayo. Baka ito na yung huling pagkikita natin. Hmm? Baka ito na yung huli. Bakit naman? Pagkikita natin. Hoy! Siyempre, busy ka. Hindi ka. Pwede pa rin natin. Ito. Pero tandaan mo, pwede rin i-date ang mga kapatid, parents mo, di ba? Yung mga kapamilya mo, di ba? Ano pa rin yan, sign of appreciation, love, getting to know each other din, magagabayan nyo yung isa't isa, manalaman nyo yung problema nyo, di ba? Yan, nagawa mo ba yan? Oo. Minsan, nilinig mo yung family. Family, di ba? Importante din yan, di ba? Tsaka, alam mo, kahit hindi dalawa lang, kahit yung buong pamilya, masaya yan, di ba? Kaya alam mo, Jella, sabi nga sa kanta, you can't hurry love, you just have to wait. Wow. Nasa harapan mo na yung forever. Wow! Malay mo, di ba? Wow, malay natin. Napa ba? Tsaka malay ko din. Baka nasa harapan ko din. Ikaw talaga. Pero, ay, lumalalim na talaga yung feelings ko sa'yo. Eh, lumalalim na yung gabi. Lumalalim na yung gabi. Gusto mo, hatid na muna kita pa uwi. Sige. Okay, hindi ako tatanggi. Hindi ka tatanggi. Oh. Ay, nako. Tara na. Natutuwa ako kasi
meron akong napasaya through that little experience na wala pa siya nakaka-date. Ngayon, may kasama na siya sa carnival na kahit konting laro-laro lang, masaya siya. Natutuwa ako na mabigay sa kanya yung kaligayahan na yun. Napasaya ba kita today? Siyempre, super. Super ba? Super, napasaya mo. Ay, ikaw din, alam mo, napasaya mo talaga ako. May konting pabaon ako na pwede mong dalhin sa Tarlac. Ang regalo ko talaga sa'yo, ako. Seryoso ka? De, joke lang, joke lang. Uuwi talaga. Uuwi mo talaga ako, no? Ito talaga yung regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo to. Pinaka-highlight po ng buong friendly date namin, yung dinner date po. Sa totoo lang po, yun po ang pinaka-romantic and sweet na nangyari sa buhay ko. Sobrang na-appreciate ko po yung effort ni JD na nag-preserve pa siya ng restaurant para po sa akin. And first date ko po yun. Ang message ko sa future boyfriend ni Jella ay, pare, ingatan mo yan kasi nagbibigay lang sa'yo yan. She's very caring, loving, at makikita mo talaga yung sincerity niya. Yung isang katulad na babae ni Jella, iingatan mo hanggang sa pakasalan mo yan. Kasi napaka wifey material niya, napaka elegant na babae, at napaka respectful na woman. Kaya, ingatan mo yan. Kikiligin sana ako kasi nabisit ako sa boses ng lalaki. Sabi niya, oy, kamusta ka na, Jella? Lumalalim na ang gabi, umuwi na tayo. At saka alam mo, tandaan mo ha, yung aso mo, lalaki din mo. Yun naman ako, sabi. Bansot yung aso mo. Yung aso mo, ano nangyari? Si Panda. JD, alam mo, natutuwa kami dahil ang dami mong pinasaya. Yung mga nalulungkot ngayong Pasko, alam mo yung may pag-asa. Kasi hindi mo naman kailangan maging mag-jowa para lumabas. Totoo. Para maging masaya, eh, di ba? Alam as mo, friends, dyan ko natutunan yan. Ano pwede, yun, JD? Makaturo ka para akong aparator. Hindi, pwede pala yun. Kasi akala ko, pag girl-boy, tas lumabas, akala ko romantic date na, romantic agad. Na. Pwede pala yun yung friendly date, yanon, tapos getting to know each other lang. Pero tama si Jella, huwag kang papaasa. Oo nga. Dapat may development, development yan, Jelly. Anong next steps mo? Isipin mo na yung mga next steps mo dyan. Baka dalawang kiss na eh. Oo nga. At saka alam mo, tinititiga ka namin sa monitor. Sino ka mukha mo? Si Bigso to. Ay, grabe ka naman. Guwapo. Guwapo. Pero, dapat JD, hindi ka pa fall. Kung talagang gusto mo siya, start kayo as friend today. Pero kung wala ka, alam natin na talagang friendship lang. Dapat ganun, hindi pero napapaasa. Pero kita naman, sobrang gentleman. Ang galing mo, JD, ha? Talagang gentle na gentle ka talaga. Oo, pero nakaabot si Jella, ha? Napakabait niya. Pero ang purpose talaga namin dyan, syempre, magkakilala muna, ganyan. Pero magkausap na kayo sa, saan kayo? Sa diba? Social media. This is it. Ito na yung simula. Ito na ba, ibig sabihin ba na ito? Pwede yung more than friends, you know? Oh, feeling ko pwede naman. Ayan ay, ikaw mamaya pasahin mo si Jella. Anong lesson ang natutunan mo habang nagdi-date kayong dalawa? Ano ba? Ano eh, sobrang innocent kasi ng date namin. Ano lang, sobrang saya bakit lang. Bakit gusto mo bang magulo yung date? Hindi, kasi may mga, di ba may mga nagdi-date na biglang away agad o kaya may mga disagreements kami. Nag-agree kami sa lahat ng bagay. Uy! Oo. Ano si ibig sabihin? Pansit kayo. Pansit. Nag-agree kami sa mga bagay-bagay. Tapos, naiintindihan namin yung isa't isa, yung estado ng buhay namin pareho, ganun. Kaya sobrang dami ko natutunan kay Jella sa sobrang ano kasi, wifey material, kumbaga. Ayun? Wifey material? Oo, wifey material. Ikaw ba kapag nanonood si Jella, pa-fall ka na naman? May tanong ako sa'yo. Ayan. Hindi. Oo, pwede, o ewan. Itutuloy mo pa ba? Ito si Casey, tagal niya na dito, hindi niya pa rin ma-spell yung hope. Oh, tatanungin ni Daddy Bills. Kung maging kayo, JD, feeling ko next year, 2023, mag-prod number kayo dito ang dalawa. prod number na pinag-uusapan. JD, sa tingin mo ba, may pagkakataong maging kayo ni Jella after ng first date? Hindi. Oo,
pwede o ewan. Pwede. Pinapaasa mo ah. O hindi, pwede. Kasi alam mo, yung ang dami niyang magagandang characteristics sa isang babae. Alam mo, parang ano siya eh, magandang role model sa kabataan ngayon. Tapos nakita ko din sa kanya, ang ano niya, ang bait niya, caring, loving, ganun siya. Alam kaya mo, feeling ko pwede talaga. Na-realize ko sa ginawa mo na ang dami mo na-discover na magagandang traits ni ano ni Jella. Parang naisip ko, it's all about giving chances, di ba? Yes. Minsan kasi humihindi na tayo agad, hindi pa natin nakikilala, wala pa tayong alam. Correct. At saka yung sinasabi ni JD, di ba sabi ni Jella, sumusunod siya sa tatay niya. Sabi ng tatay niya, hanggang di ka nakakatapos sa pag-aaral, huwag ka magpo-boyfriend. Tapos nung nakatapos siya ng pag-aaral, sabi niya, tatay, tapos na ako ng pag-aaral, magpo-boyfriend na ako. It's about time. O, talagang role model talaga. Tama. Pasalamatan mo kung saan kayo pumunta. Ayan, thank you rin sa friends natin dyan sa Araneta Center at sa Mini Fiesta Carnival kung saan kami nag-date. Ang ganda doon. Pwede mag-date dyan. Dapat punta tayo dyan. One lahat tayo, di ba? Salamat, JD, sa pinakita mong napakasaya na 8th day of Super. Christmas. Super. Nakakakilig. At sana naman, ganun talaga gawin natin. Magmahalan tayo ngayong Pasko. Bukas naman po, on the 9th day of Christmas dito sa Tropang Lol, masasaksihan natin ang Merry Mission ni Alexa! Nako, maganda ang gagawin niya dahil mamimigay si Alexa ng soup. Soup, oo. Saka soup, red wine. Your favorite soup. Yeah. Grabe. At daming soup. Toast siya. Feeding, feeding ano ba? Magto-toast at magsusup siya. Actually, wala siya ngayon kasi nagluluto pa ng soup. Kasi marami siyang papakainin na soup. Abangan yan ha, bukas. Magbabalik pa ang Tropang Lol! JD, congratulations! JD, 14! JD, congratulations! JD, congratulations!